Roma chapter 5, verse 10 and 11. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we're still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Purihin natin ang Panginoon. Probably ay baka ngayon lang tayo makarinig ng ganitong klaseng to. Baka lang naman po, no? Because this is something unique na hindi natin napapansin sa ating everyday ng ating ugnayan, ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. That's why our topic for today is being God's best friend. Amen? Lahat po ng may mga best friend, magtaas muna po ng kamay. Yes, lahat po. Kahit sino pong tao. Kahit masungit, suplado, suplada, matapang, mabait, or anumang klase ng buhay ng tao. All of us, kahit gaano ba ang timplada ng buhay natin, all of us, kahit papano, meron dyan isang matitira na magiging kaibigan mo talaga. Amen? So, being God's best friend. According to the Bible, ang Diyos ay marami po kasi siyang mga naging servants. Do not confuse the word servants and God's friend. Magpareho lang po yan. Almost the same. When you are God's servants, automatically you are the friend of God. If you are the friend of God, meron po yung hinihingi ang Diyos para maging sa kang tunay na kaibigan. But for tonight, ang pagiging best friend, pagiging mabuting kaibigan ng Diyos, mainam magandang kaibigan ng Diyos. Ang ating mga relationship sa Panginoon has many different aspects. Ang dami po niyan. Depende po kasi sa mga ano natin sa Panginoon, di ba? Pag sinabi, ano ang Panginoon sa buhay mo? Ah, siyang aking master. That's the kind of your relationship to Him. Ano ang Panginoon sa buhay mo? Ah, siya yung aking savior. Siya yung aking provider. Siya ang aking shepherd. Ay, siya ang aking defender. Siya ang tagapagtanggol ko, no? Sometimes naman is, He is our best friend. Yung pong gustong sabihin niyan, marami pong aspeto. Ang Diyos ay nagnanais na maging kaibigan niya tayo. In fact, God always initiates. Siya po lagi ang nauuna. Kaya di ba may napansin niyo sa kantang, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Hindi po tayo ang una. Lagi ang una ang Diyos, no? Lagi siya ang nag-uumpisa, lagi siya ang nauuna. Tayo lang ang re-response, no? Kaya tama yung kanta. He who first loved us. Siya ang unang umibig. Kung siya ang unang umibig, therefore, siya rin yung unang nakipagkaibigan sa atin. Amen? Ganyan po ang Panginoon, mga kapatid. But what does it mean when God wants us to be His friend? Ano ba yung kahulugan niyan pag nagusto tayong maging kaibigan ng Diyos? Aalamin natin yung pagiging best friend ng Panginoon. Let me go on. Una, through the sacrifice of Jesus. Being God's friend, God's best friend, or what does it mean when God wants us to be friend? Mga kapatid, una, through the sacrifice of Jesus. Dahil sa sakripisyo ng Panginoon. Nakita niyo po yung verse na yan na binasa natin kanina. Ang sabi po kasi dyan, sa verse po na yan, is verse 10 says, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we are still His enemies. Nung una, enemies tayo ng Diyos. Bakit kaya enemy ng Diyos? Kasi ang kasalanan, yung disobedience o kasalanan
na nature natin since of our first parents ay dala-dala po kasi natin yun. Ang cause po ng kasalanan ni na Adan and Eve ang siyang naging namana natin, ang siyang naging nagkaroon ng barriers between God and man. Because the greatest barriers between God and man is sin. Sin is the greatest separator. Di ba pag tayo magkakaibigan, pag mayroong nagkasala, nagkakaroon na po ng lamat, nagkakaroon na po ng separation. Pero hanggang good kayo ng friends mo, walang barriers, di ba? Lahat, all the way po, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid. For since our friendship, the first word here is friendship, with God was restored. Ibig sabihin, yung ating samahan, pagkikipagkaibigan sa Panginoon ay naibalik lang, na-restore lang, naibalik ng Panginoon. Bakit naibalik? Ibig sabihin, good pala ang Diyos at ang tao. Kasi the word restored eh, di ba? Good pala. Saan nagsimula yun? Sa Garden of Eden. Every morning, God walks in the Garden of Eden at si Adan at Eva, naglalakad din sila, nakikipag-fellowship sila sa Diyos. Yun ang unang worship, yun ang unang prayer meeting, yun ang unang gawain dun sa Garden of Eden. Wala po yung formula, wala rin po yung mga ano, wala po mga gadgets doon mga kapatid. But that is the kind of worship na makikita natin. Pero, sabi ng Diyos, tuloy lang natin itong ating relationship, ang ating samahan, ang ating fellowship, ang ating ugnayan. Basta, huwag nyo lang kakainin yung prutas doon sa gitna ng Eden na may bunga ng mabuti at masama. The moment you eat of it, you will surely die. Ang namatay po doon, hindi si Adan at Eva kasi nagkaanak pa sila. Ang namatay doon, yung relationship and the man become his enemies. The opposite of friend is enemy, syempre, di ba? Alala niyo yung kantang friend of mine. Now, mga kapatid, syempre, yan pong ibig sabihin yan. By the death of Jesus, the Son of God is pinakita ng Panginoon sa kanyang pagsasakripisyo. Being God's best friend is through the sacrifice of Jesus. Kaya kung wala ang Panginoon, hindi dahil sa kanya, palagay ko lahat tayo ay walang ganitong relationship na kaibigan natin ng Panginoon. Our friendship, mga kapatid, with God is a gift. Hallelujah. It is a gift. Same with our friends. Ang mga kaibigan natin, gift yan eh. Bakit? Kasi yan ang tutulong sa iyo sa panahon na ikaw ay malulungkot, mangulila, mabibigo, masasaktan. Kaya tama ang kanta ni Ray Valera, kung kailangan mo ako. Yun ang lahat, huwag maninindim. Asahan mong ako ay darating sa sandaling kailangan. Kung ako, napakagandang song yan mga kapatid. Ha? Our friendship with God is a gift. Bakit hindi kasi yung nabibili? Ewan ko, no? Siguro kung mayroong mga tao ngayon na binibili yung pagiging friendship para maging kaibigan mo lang, bibilihin mo, mga kapatid, then hindi ka magiging masaya. Ibig sabihin, walang bayad, hindi na ito po ay isang regalo na kailangan mo rin siyempre i-cherish, ingatan, improve, pagyamanin. Amen? Why? It is a gift. Kasi by nature, we are sinners. Lahat tayo makasalanan eh. We are God's enemies. Kaya dahil kay Jesus, kayo po ay kanyang ni-restore at ibinalik sa relationship with God, mga kapatid. It is a gift, mga kapatid. Another one, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18. And all of this is a gift from God. Ano sabi ni St. Paul? Lahat ng ito ay kaloob, regalo ng Diyos who brought us back to Himself. Na nagdala sa atin, ibinalik sa atin para sa pamagitan ni Jesus. And God has given us this task of reconciliation, reconciling people to Him.
Kita ninyo kung through the sacrifice of Jesus na ibalik tayo sa Panginoon, ganun din, yung ministry din na binigay sa atin ng Diyos, binigyan niya rin tayo ng ganitong klase sa ibang tao na makabalik din sila sa Panginoon. Parang ang Panginoon, ginawa niya, gagawin din natin, mga kapatid. Not only that, it is a favor. Our friendship with God through the sacrifice of Jesus, favor po yun, mga kapatid. Sabi ng John 15, verse 15, I no longer call you servants. Hindi ko na kayo tatawaging alipin. Noon kasi may alipin, ngayon wala na. Because a servant does not know his master's doing or business. Hindi alam kasi ng alipin kung anong ginagawa, gagawin sa kanya o plano gagawin ng kanyang amo. I have called you. Sa halip, tinatawag ko kayong kaibigan at sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga narinig ko at natutunan ko sa ama. Wow. That's true, di ba? Sino pong amo at boss ang sinasabi ang kanyang secret plans, goal sa kanyang katulong? Wala. Walang nakakaalam ng mga sekreto ng boss o ng master, kundi yung close friend niya rin, yung kaibigan niya. Now, hinanap ko ang kahulugan ng friends na ito sa verse 15 na yan. Hinanap ko. Nang tinignan ko, mga kapatid, the word friend in the Bible, ang ibig ko sabihin yan, a close o trusted relationship. Yun po ang kahulugan ganon. Kasi iba yung acquaintances natin. Napakarami nating mga acquaintances, but few are friends. Konti lang. Kasi ang friend is close, yung talagang malapit sa'yo. Oh, yung nakakaunawa, nakakaintindi at alam ang buhay mo. Yun pong ibig sabihin nun, na pagkakatiwalaan. Amen? Diba? Ganyan eh. Ang mga kaibigan ay napagkakatiwalaan. Then, nakita ko rin, nananap ko sa Greek words, sa Grego na salita, na pahulugan sa Grego. Ang kautumbas pala niyan is a friend at court. Korte or kaibigan sa loob ng korte. Nagpapakita po yan ng inner circle around the king or emperor. Ang pwedeng makalapit sa inner circle sa sekreto ng hari ay walang iba kundi ang kanyang mga kaibigan. No servants or no slaves can enter to the inner circle of the king or emperor. Only the best friend o yung malalapit sa kanya. Inner circle ang tawag dyan sa isang hari na kanyang pinagkakatiwalaan o sa mga royal courts, mga servants, o hindi po nila pinapahintulot na ang lalapit sa kanila ay hindi